Pitong taon na ang nakalipas, nagsawa na ang mga mamamayan sa pang-aapi kaya't nagpa siya silang mag-alsa. Inatake nila ang ilang lungsod, at nagulat ang emperador nang malaman niyang hindi lamang ang kanyang mga lokal na opisyal ang pinaslang kundi pati na rin ang mga armory at granary ay ninakawan upang magbigay ng kaunting kaluwagan sa mga tao. Bilang tugon, malupit na nagpa siya ang emperador na magpadala ng 50,000 sundalo na pinamumunuan ng kanyang 12 elite guards na may kakaibang kakayahan sa pagtapos. Si Dauma ay isa sa mga guards na ito, specialist sa mga lihim na misyon. Tinatalo niya ang mga bagay na hindi dapat umiiral o kaya'y binubura ang mga kalaban. Kailangan ng emperador na kalimutan ng mundo ang tungkol sa 150,000 katao na nag-alsa at ang Han group na nagpasimuno nito. Hindi kayang tumanggi ni Dauma sa mga utos, kaya't sinunod niya ito, binigyan ang mga taong iyon ng pagkakataong huminga mula sa butas sa kanilang leeg. Hindi na mahalaga kung lalaki, bata, babae, mga ngalakal, o karaniwang tao, lahat sila ay pinaslang ni Dauma sa isang gabi nang walang pag-aalinlangan. Nang magsimulang sumikat ang araw, hinanap ni Dauma ang utak ng lahat ng ito sa gitna ng mga bangkay. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkapagod at halos hindi na niya makayang tingnan ang kanyang mga nagawa. Lumipas ang mga buwan at nagdesisyon si Dauma na magbitiw sa kanyang posisyon dahil hindi pa rin niya natatagpuan ang tunay na may sala. Bilang resulta, nagdesisyon ng emperador na patahimikin siya sa pamamagitan ng pagbibintang sa kanya bilang traidor at paglagay ng bounty sa kanya at sa kanyang anak. Ngayon, ang isang wandering swordsman na nagngangalang Dauma ay nagka-camping kasama ang kanyang munting anak na si Jike. Nagtanong si Jike kung gaano katagal pa nilang babayaran ang utang kay businessman mo at kung paano sila napasok sa ganitong sitwasyon. Ipinaliwanag ni Dauma na ang utang ay dahil sa kanyang hilig sa pagsusugal, at tila tinutokso siya ng mga slot machines na tumaya pa. Sinabi niya kay Jike na tigilan na ang pagtatanong ng napakaraming tanong. Pumasok si Dauma sa isang bar at ipinakilala ang sarili sa mga wanted criminals na naroon. Sinabi niyang dumating siya para kunin ang bounty ng kalbo na nasa 800 V-Bucks. Hindi natakot ang leader sa sinabi ni Dauma, at dinagdag pa ni Dauma na kung triplehin nila ang bounty, mag-aaktong hindi na lang niya sila nakita. Biglang tumalon mula sa likod si Jike, na nagpakilala rin. Tinawanan ng leader si Dauma, sinabing wala siyang aura, pangit ang suot, at ang Riz levels niya ay negatibo lalo na't may kalbo siyang bata sa tabi, wala siya sa level ng iba pero nang ahas siyang hamanin ang zigang. Nagsimulang palibutan ng mga miyembro ng gang si Dauma, nang umiti lamang at sinabing sayang, akala niya maaari silang maging magkaibigan. Sabi ng leader, hindi ito biro, mayroon siyang 8 tauhan, at ipaglalaban si Dauma ay parang hydrogen bomb versus isang umuubong sanggol. Tumawa siya at iniutos sa mga tauhan niya na isara ang pinto at mga bintana para walang makakita sa kanila. Sinabi ni Dauma na nakakalungkot na kailangan nilang gumamit ng karahasan. Tumawa ang leader at sinabing dapat may Obamacare si Dauma dahil hindi na sila nasa Canada. Sinabi ni Dauma kay Jike na ipikit ang kanyang mga mata at magbilang, gaya ng dati. Nagtanong si Jike kung hanggang anong numero dapat magbilang, at sinagot siya ni Dauma na bilangin ang bawat decimal ng pi hanggang sa pinakahuli. Nagsimula si Jike sa 3.14 at nagsimulang magbilang. Sinabi ni Dauma na perfect iyon, at pinanggako na pababagsakin niya lahat ng pangit na redditors bago umabot sa 50 decimal. Nagalit ang leader sa sinabi ni Dauma, kaya't binagsak niya ang kanyang kamay sa mesa sa galit. Sa kanyang pagkabigla, mabilis na tinuhog ni Dauma ang kanyang kamay gamit ang kutsilyo. Napasigaw ang leader sa sakit habang nawala ang 10,000 aura points niya. Nagsimula nang umatake ang mga tauhan ng leader kay Dauma Ria. Isang lalaki ang nagtangkang saksakin si Dauma, pero tinuhog siya ni Dauma at tumango sa isa pang papalapit mula sa kaliwa. Gamit ang kanyang paa, nagperform si Dauma ng isang Jackie Chan maneuver sa dalawang kalaban na papalapit mula sa likod, pagkatapos ay pinukpok ang ulo ng isa sa mesa. May isa pang lumapit na may espada, pero sinigurado ni Dauma na hindi na magagamit ng lalaki ang parehong kamay sa paggun. Tinawag ng leader ang kanyang espada, na itinapon sa kanya ng isa sa kanyang mga tauhan, pero nagresulta ito sa friendly fire. Nasalo ni Dauma ang espada at ginamit ito upang tusukin ang bisig ng leader, na nagpasigaw sa sakit. Samantala, nasa ika-39th decimal na si Jike, ibinato ni Dauma ang kanyang bag ng mga espada sa leader, at pagkatapos ay tumalon sa mesa, tinutulak pa ang kutsilyo sa kamay ng leader. Iniutos ng leader sa kanyang mga tauhan na umatake, pero walang kahirap-hirap na ginamit ni Dauma ang kanyang espada para walang awa na talunin ang bawat isa sa mga goons na lumapit sa mesa.
Pagdating sa ika-49th decimal ni Jike, kinuha ni Dauma ang kutsilyo mula sa kamay ng leader at ibinato ito sa ulo ng isa pang kalaban, matagumpay na pinabagsak ang lahat. Tinanong niya si Jike kung bakit niya nilaktawan ang ika-45th decimal. Tumawa lang ang bata at sinabing hindi naman mapapansin ng fans. Tinadyakan ni Dauma ang leader mula sa mesa at bumaba para tapusin ang huling lalaking humihinga pa. Nagsimulang magmakaawa ang leader para sa awa, na nangangakong ay triple ang bounty, pero sinabi ni Dauma na wala ng awa, at wala naman talagang kakayahan ang leader na bayaran siya. Nag-alok ang leader ng isang bag ng 500 Robux bilang kapalit, sinasabing higit pa ito sa triple. Tinanggap ito ni Dauma, hinayla ang espada mula sa braso ng leader habang naghahanda ng umalis. Tinanong ng leader kung paano sila madaling natagpuan ni Dauma, dahil ang Zanggigang ay palaging mailap. Nagulat ang leader nang sinabi ni Dauma na nabasa na niya ang manga. Pagkatapos ay umalis na si Dauma kasama si Jike na abot tenga ang ngiti. Magkasama silang nakasakay sa kabayo, dumaraan sa disyerto habang tinatakpan ni Dauma ang mukha ni Jike mula sa alikabok gamit ang kanyang balabal. Tiniyak ni Dauma kay Jike na malapit na silang makarating sa Shangen. Nagtanong si Jike kung bakit sila pupunta doon, at sinabi ni Dauma na dahil doon daw umiikot ang plot. Narating nila ang isang mountain pass na puno ng mga buiter na kumakain sa mga bangkay na nakakalat sa daan. Napansin ni Dauma na ang mga bangkay ay mga kalalakihang tinatawag na roses. Biglang pinalikas ni Dauma ang kanyang kabayo nang may mga lalaking nagsimulang humabol sa kanila. Ang mga lalaki ay nagpakawala ng mga palaso, determinado na gawing biktima si Dauma Ria. Habang may papalapit na mga kalaban, hinugot ni Dauma ang kanyang espada at pinabagsak ang mga kalaban sa kanilang mga kabayo, pero patuloy pa rin sila sa paghabol. Sinabi ni Dauma kay Jike na pagod na ang kabayo at inutusan siyang kumapit ng mahigpit dahil kung bumagsak ang kabayo dahil sa pagod, kakailanganin nilang agawin ang mga kabayo ng mga kalaban. Naintindihan ito ni Jike at mahigpit na kumapit habang palapit na ang mga kalaban. Napatay pa ni Dauma ang tatlo pang mga kalaban, pinilit niyang patakbuhin ang kabayo, na parang nakakaintindi ng English, at sinabi hang huwag sumuko hanggang makatakas sila. Malapit na silang maabyutan ng mga bandido nang biglang binalaan ni Jike si Dauma tungkol sa grupo sa unahan. Imbes na bumagal, mas lalo pang binilisan ni Dauma ang takbo ng kabayo patungo sa grupo na nakatutok sa kanya ang mga palaso. Inutusan ni Dauma ang kabayo na salungatin ang batas ng pisika at habang pinalabas ng grupo ang kanilang mga palaso, biglang tumalo ng mataas ang kabayo kaya tinamaan ng mga palaso ang mga bandido sa likuran nila. Lumabas na ang grupo na may mga palaso ay mga kakampi pala. Isang babae ang nagtanggal ng kanyang hood, isang napakagandang babae, at sinabi kay Dauma na may side quest na naghihintay sa kanya mula sa kanyang ama at may isang tao na kailangan niyang makilala. Ang pangalan ng babae ay Aya, habang inihatid siya ni Aya at ng kanyang mga babaeng mandirigma pabalik sa bayan, may ilang mga lalaki ang tumawag sa pangalan ni Aya, sinusubukang makuha ang kanyang atensyon habang siya'y nakasakay. Napansin ni Dauma na may ilang bagong mukha sa bayan. Ipinaliwanag ni Aya na dahil sa isang espesyal na bisita, kinailangan nilang kumuha ng mas maraming woman power, dahil alam mo na, sila ay mga babae. Sinabi ni Dauma na maraming nagbago mula nang umalis siya, pero sinabi ni Aya na hindi lahat nagbabago, na tila tinutukoy si Dauma, na hindi naman niya naintindihan. Iginiit ni Dauma na lahat ay nagbabago, tinanong niya kung sino ang espesyal na bisita, at sinabi ni Aya na mas kakaiba pa ito kaysa kay Dauma Ria. Tinawag siya ng kanyang ama na si Shi Shiling, pumunta sila sa isang lihim na silid na hindi na lihim ngayon dahil ipinakita na nila sa atin kung saan iyon. Doon naghihintay si Chief Mo kasama ang espesyal na bisita. Bati ni Mo kay Dauma, kinikilala ang hirap na dinanas niya sa paglalakbay pabalik, pero sinabi ni Dauma na hindi ito malaking bagay dahil siya ay built different. Nagsimulang magsalita si Shi Shiling, na sinasabing ang Dauma ay isang titulo para sa isang cavalry guard noong panahon ng Soy Dynasty. Nagkomento si Dauma na mukhang marami itong alam, ipinagpatuloy ni Shi Shiling ang kwento, sinabing kahit si Dauma ay isang hindi kilalang binatilyo mula sa probinsya, ang kanyang galing at tapang ang tumulong sa kanya na makipaglaban sa digmaan, at syempre, dahil nabasa niya ang manga. Nang ma-unify ang Soy, na-promote siya bilang cavalry guard. Dagdag pa ni Shi Shiling, alam niyang ipinanganak si Jike sa Shangen. Sa galit, hinablot ni Dauma si Shi Shiling at sinakal siya sa pader dahil mukha siyang creepy twink mula sa Roblox Horror Games. Sa kabila ng nangyayari, kalmado pa rin si Shi Shiling at sinabing hindi mahalaga ang pangalan niya, at nandito siya para tumulong.
inihayag niyang alam niyang palaging gustong bumalik ni Dauma sa kanyang tahanan sa loob ng 3 taong paglalakbay sa Western Regions, at nandito siya para tuparin ang hanggaring iyon. Binitiwan siya ni Dauma, at sinabi ni Xi Shiling na kailangan siyang ihatid ni Dauma sa Shang'an. Nang gabing iyon, nag-iisip si Dauma nang dumating si Mo at binanggit ang pagiging malamig ni Dauma kay Xi Shiling, sinabing hindi niya kailangang ihatid ito sa Shang'an kung ayaw niya. Sinabi ni Dauma na kahit na walang sense na isang wanted criminal ang mag-escort kay Xi Shiling, may posibilidad na may lihim si Xi Shiling, parang may fat bossy o kung anuman. Sabi ni Mo, mahaba at komplikado ang kwento, sinabi ni Dauma na ayos lang kung mukha siyang sapat na feminine, pero sa kondisyon na ituturing na ni Mo na tapos na ang utang niya. Pumayag si Mo na reasonable iyon, kaya't nagdesisyon si Dauma na umalis kinabukasan kasama si Xi Shiling. Kinabukasan, habang naghahanda na silang umalis, binigyan ni Mo si Dauma ng fat stacks at ilang custom documents. Sinabi ni Dauma na hindi nila kakailanganin ang mga iyon dahil magtatahak sila sa main road. Napansin niya ang 2 dagdag na dokumento nang dumating si Naaya at ang kanyang escort na si Anay na nakasakay sa kanilang mga kabayo. Ipinaliwanag ni Mo na sapat na ang edad ni Aya para makita ang mundo, at hiningi niya kay Dauma na alagaan si Aya sa paglalakbay. Biglang sumingit si Anay, nangakong protektahan si Aya sa lahat ng pagkakataon, pero sinabihan siya ni Aya na tumigil na dahil walang nagtatanong. Siya ay agad namang humingi ng paumanhin, ipinahayag ni Dauma kay JK na sila ay aalis na. Dagdag pa ni Mo, delikado ang disyerto, at iminungkahi na mas mabuting iwan si JK sa ligtas na lugar. Ngunit iginiit ni Dauma na ang pinakaligtas na lugar para kay JK ay nasa tabi niya. Pinilit ni Aya ang kanyang ama na manatiling ligtas habang siya ay wala, pero tiniyak sa kanya ng ama na ito na ang huling pagkakataong magkikita sila, dahil malilimutan ang plot na may ama siya, at sinabihan siyang mag-enjoy sa kanyang paglalakbay. Sa wakas, nagsimula na silang maglakbay, dahan-dahang nakasakay sa kanilang mga kabayo. Nagtanong si JK kay Xi Shiling kung bakit siya pupunta sa Shang'an. Sumagot si Xi Shiling na hindi na kailangan ng bata malaman iyon, pero iginiit ni Aya na ipaliwanag. Sinabi ni Xi Shiling na malalaman nila iyon sooner or later, plano niyang subvert ang ruling power sa Shang'an. Tumawa si Aya, sinabing ang isang twink guy tulad niya ay walang magagawa. Sinabi ni Xi Shiling na isa lamang siyang lamplighter at hindi niya kailangang maging malakas. Ipinahayag niya na may galit sa mga tao, at ang kailangan lang niyang gawin ay pukawin ito para magliyab mula sa Central Plains hanggang sa lahat ng rehiyon, nalilikha ng bagong mundo. Tinanong niya si Dauma kung na-impress ito, pero biglang binulabog ni Dauma ang kanyang kabayo, dahilan para mahulog si Xi Shiling. Sinabihan ni Dauma si JK na huwag makipag-usap sa mga baliw tulad ni Xi Shiling dahil parang Tunog Bing Chiling ang pangalan niya. Nagtanong si JK kung bakit niya kausap si Xi Shiling, at sinagot siya ni Dauma na tigilan na ang pagtatanong ng napakaraming tanong. Hindi naman nasaktan si Xi Shiling at sinabing maiintindihan din ni Dauma balang araw. Isang karwahe ang mabilis na dumadaan sa kalsada sa kabilang direksyon. Pagod na si Xi Shiling sa pagsakay at gustong umupo sa karwahe kaya't sinubukan niyang pahintuin ito, pero hinayla siya pabalik ni Dauma at tinakpan ang kanyang bibig habang dumadaan ang karwahe. Pagkalampas ng karwahe, binitiwan ni Dauma si Xi Shiling at sinabihan si Aya na ibaba ang kanyang palaso, na nakahanda na sanang iputok. Binalaan niya ang grupo na delikado ang humingi ng tulong sa mga estranghero, lalo na mula sa isang karwahe, dahil hindi nila alam ang mga panganib na maaaring dala nito. Nagngangalit si Xi Shiling na gusto niyang umupo sa karwahe, pero sinabi ni Dauma na huwag siyang maging tamad at magpatuloy sa pagsakay sa kanyang kabayo. Sa loob ng karwahe, may isang babae at isang matandang lalaki na nakatali sa karwahe at sa hawakan ng espada na hawak ng isang puting buhok na swordsman na nagngangalang Shu. Ang babae ay nagdemand na malaman kung magkano ang binayad kay Shu para hulihin sila, pero hindi ito sumagot dahil hindi siya nagsasalita ng Chinese. Ikinagalit ito ng babae kaya't nagsimula siyang magbanta ng malupit na pagpapahirap na ipaparanas niya kay Shu, na ikinabahala ng matandang lalaki at dahilan para ito'y masukas sa karwahe. Nagtaas ng kilay ang babae at sinubukan si Shu akitin kapalit ng kahit anong gusto nito. Biglang natigilan si Shu nang makita niya sa bintana ng karwahe na napapalibutan na sila ng mga tao mula sa Apocalypto movie. Hindi alam ng driver ang nangyayari at patuloy lang sa pagmamaneho. Ang mga misteryosong lalaki ay naghagis ng kanilang mga sibat sa karwahe, tinatamaan ang mga kabayo, sinisira ang gulong, at dahilan para tumamba ang buong karwahe. Nagulat ang driver nang makita ang mga misteryosong lalaki.
Narinig ni Dauma at ng kanyang grupo ang tunog ng isang lalaking nahihirapan at nakita ang isang nag-iisang kabayo na tumatakbo pabalik, naisip nilang galing ito sa karwahe. Sinabi ni Dauma na maaari pa nilang may salba ang sitwasyon, kaya't nagpunta sila sa gilid ng isang bangin. Doon nakita nila ang mga misteryosong lalaki na inaatake ang rider, binubunot ang kanyang puso, at iniaalay ito sa langit para sa kanilang sinasabing Diyos na tagapagtanggol. Nag-chant sila sa isang wika na hindi naiintindihan ni Aya, pero kinilala ito ni Dauma bilang Sreet, na ginagamit ng mga Rosses. Sinabi niya sa grupo na manood at manatiling nakapwesto. Sinimulan ng mga lalaki na buksan ang karwahe para sa susunod na sakripisyo, pero isa sa mga lalaki ay biglang hinayla papasok ng karwahe at lumabas na may bagong tato. Tumalo ng babae mula sa loob ng karwahe, kahit pa nakagapos sa mga kadena. Hindi ito ikinagulat ng mga lalaki dahil mahilig sila sa mga lalaki, at isa sa kanila ay sumugod para sa babae, pero nahila siya pabalik ng kanyang kadena bago siya matamaan ng sibat. Lumabas si Shu mula sa karwahe at naghanda para labanan ang mga misteryosong lalaki, pero ang kanyang espada ay nakakabit pa sa matandang lalaki sa loob ng karwahe na patay na. Pilit na pinilas ni Shu ang kadena, at ang pagtagas ng dugo ay nagpaudyok sa mga Rosses. Sinabi niya sa kanila na ibibigay niya ang dugo na nais nilang makita. Sinubukan ng babae na makipagnegosasyon para sa kanyang kalayaan bago magsimula ang labanan, pero hindi pa rin siya naiintindihan ni Shu dahil hindi ito nagsasalita ng Chinese. Tumalon si Shu mula sa karwahe at nagsimulang labanan ang mga Rosses. Sinabi ng babae na nasasakal siya ng kadena, pero sinabi niya ito sa Chinese kaya't nagpatuloy lang si Shu sa pakikipaglaban. Hindi natatakot ang mga Rosses sa pagkamatay ng kanilang mga kasama at patuloy na umatake. Tinutuya ng babae si Shu, sinasabing hindi natatakot ang mga Rosses sa kanya, at kung hindi siya papayag na palayain siya, pareho silang mamamatay. Patuloy na nanonood mula sa itaas sina Dauma at ang kanyang grupo. Sinabi ni Aya na narinig niya na ang mga Rosses ay kumakain ng tao, pero hindi niya inakalang kaya nilang gumamit ng mga armas. Sinabi ni Dauma na hindi sila Rosses, idinagdag ni JK na nakakita na siya ng mga Rosses at inilarawan ang mga ito bilang mga halimaw na may apat na mata, matulis na tainga, pangil, at pulang buhok na parang apoy. Nagulat si Aya sa paglalarawan na iyon, ipinaliwanag ni Shishiling na ang mga lalaki sa ibaba ay mga taga-Samba ng Re. Sinabi niya na naniniwala sila sa Rosses at tinatawag itong kanilang tagapagtanggol. Ang mga believers ay inaambush at inaatake ang mga tao, iniaalay sila bilang sakripisyo. Ginagamit nila ang perang ninanakaw mula sa kanilang mga biktima upang bumili ng washi powder, na parang supercharged fenil. Ang sobrang paggamit ng gamot na ito ay nagdudulot ng superpowers na kahit sino sa Detroit ay pinapangarap lamang. Palagi ng abnormal ang kanilang mga isip kaya't hindi na sila natatakot sa kamatayan o sakit. Sinabi ni JK na iyon ang dahilan kung bakit hindi sila natatakot sa swordsman. Inihanda ni Aya ang kanyang palaso at sinabing hindi magtatagal ang mga espada laban sa kanila. Sinabihan siya ni Dauma na huwag umatake, nag-argue si Aya na mamamatay sila kung hindi sila tutulong, pero sinabi ni Dauma na mas mabuting makipagkasundo na lang. Tinanong niya si JK kung gusto niyang umupo sa karwahe, at agad itong pumayag. Sinabi rin ni Shishiling na gusto niyang umupo, pero sinabihan siya ni Dauma na tumigil sa pagsasalita dahil hindi siya kausap nito. Ibinigay ni Dauma si JK kay Aya at sinabing hintayin siya. Nais ni Aya na sumama kay Dauma, pero sinabihan siya nito na manatili at bantayan sina JK at Shishiling. Pinanggako niya na bibigyan sila ng signal kapag natapos na niya ang lahat. Impressed si Aya sa tapang at talino ni Dauma, pero minaliit ito ni Shishiling, kaya't tinutok ni Aya ang kanyang palaso sa kanya, handang barilin ito kung may sasabihin pang iba. Ibinaba niya ang kanyang palaso pero nanatiling nag-aalala para kay Dauma Ria. Patuloy na lumalaban si Shu sa mga Rosses, hinahamon silang sumugod kung nais nilang mamatay. Pagdating ni Dauma sa eksena, inactivate niya ang kanyang aimbot at naghagis ng mga blade sa mga umaatake kay Shu. Nagsimula siyang umikot-ikot sa paligid ni Shu, sinusubukang makipagkasundo, sinabing dahil may karwahe si Shu at may kabayo si Dauma, dapat silang mag-team up. Pero inatake siya ni Shu, at napagtanto ni Dauma na hindi ito pala kaibigan. Ang atake ni Shu ay nagdulot ng dent sa espada niya habang tinutulak niya palayo si Dauma Ria. Sinabi ni Shu kay Dauma na huwag makialam at nagbanta na ang susunod na slash ay papatay sa kabayo ni Dauma kung makikialam ito muli. Pinuri ni Dauma ang espada ni Shu pero sinabi niyang magiging walang silbi na ito pagkatapos pumatay ng limang tao pa. Nang argue si Dauma na kapag namatay si Shu,
kukunin pa rin niya ang karwahe, kaya't panalo siya at talo si Shu. Sinimulan ni Dao Man na hilahin ang isa sa mga Rosses na sumubok umatake sa kanya, sinabing iikot pa siya ng 3 beses at pagkatapos nito, dapat magdesisyon si Shu kung nais niya ang kasunduan. Nanunood si Aya, nalilito, pero naniniwala si Jike na may dahilan si Dao Maria. Nakapapatay si Shu ng ilang Rosses pero malakas na ang kanyang paghinga at basag na ang espada niya. Sinabi ng babae kay Shu na sumuko na at tanggapin ang tulong ni Dao Maria. Sinabi ni Dao Ma kay Shu na may 2 ikot pa siya. Pinilit ng babae si Shu na mag-give in, sinabing ayaw niyang mamatay kasama ito. Patuloy na dumarating ang mga Rosses, 1 ikot na lang ang natitira at sumigaw ang babae na tinatanggap niya ang kasunduan. Sinabi ni Dao Ma kay Shu na kung hindi siya magsasalita, magiging silent agreement ito. Pinipilit ni Shu na labanan ang 3 lalaki, at inisip ni Dao Ma ang kanyang katahimikan bilang oo. Sa 1 mabilis na slash, tinapos ni Dao Ma ang mga lalaki sa paligid ni Shu at idinagdag na may 1 pa siyang hiling. Pinatay ni Dao Ma ang bawat 1 sa mga kalaban at ipinaliwanag na magpapalit sila ng stock sa loob ng pass. Tinanong niya kung saan sila papunta, sinabi ni Shu na patungo sila sa Shangen. Sinabi ni Dao Ma na nakakatuwa dahil papunta rin sila roon. Ipinakilala ni Dao Ma ang kanyang sarili, at sinundan siya ng natitirang grupo. Ipinakilala ng babae ang sarili niya bilang Yan Xinyang at nagpasalamat kay Dao Ma sa pagliligtas sa kanila. Habang naglalakad siya papunta kay Dao Ma, nadapa siya sa kanyang kadena at bumagsak sa dibdib ni Dao Ma, na nagdagdag ng 10,000 aura points kay Dao Ma, na nagpaselos kay Aya. Sinabi ni Dao Ma kay Shu na ang 1 pa niyang hiling ay palayain si Yan Xinyang. Inihagis ni Shu ang susi sa kanya nang walang pagtutol. Tinanong ni Dao Ma si Yan Xinyang kung bakit siya nasa disyerto. Ipinaliwanag niya na ibinenta siya sa 1 matandang lalaki noong siya ay bata pa at nagdusi siya sa mga kamay nito. Kamakailan lang, sinubukan niyang tumakas pero ipinadala ng matandang lalaki si Shu upang habulin siya at ibalik. Sinabi ni Yan Xinyang na si Shu ay 1 lamang sunod sa nyerin ng matanda. Ipinakilala ni Shu ang sarili niya sa kanila, at pagkatapos ng mga palitan ng pagbati, hiniling ni Dao Ma kay Anay na magmaneho ng karwahe pero tumanggi ito. Gayunpaman, nang si Aya ang humiling, agad itong sumunod. Pinagmasdan ni Shu ang kanyang espada at inalala kung paano siya napunta sa ganitong sitwasyon. Kailangan niyang pumunta sa port upang makita ang 1 lalaking tinatawag na, The Sea. Sinabihan siya ng mga lalaki sa port na umalis dahil hindi siya kabilang doon at walang karapatang humiling na makita ang, The Sea. Hinugot ni Shu ang kanyang espada at itinutok ito sa leeg ng leader. Nagkunwari ang leader na natakot, pero palihim niyang iniutos sa kanyang mga tauhan na atakihin si Shu mula sa likuran. Nagawa ni Shu na talunin ang lahat ng mga kalalakihan, pinataob sila habang hawak pa rin ang espada sa leeg ng leader. 1 tauhan ni, L, ang tumawag kay Shu mula sa 1 bangka sa ilog, sinasabing nais ni, Lai, na makita siya. Itinago ni Shu ang kanyang espada at sumakay sa bangka. Kinausap ni, Lai, si Shu, sinasabing kung nais niyang magtagumpay sa Shangen, kailangan niyang malaman ang mga patakaran. Sinabi ni Shu na nauunawaan niya ang mga iyon, at sinabi ni, Lai, na ang 1 sa mga patakaran ay kailangan niyang tanggapin ang alak ni, L, muna. Ibinunyag ni, Lai, na ang totoo, para sa 1 outsider na maging matagumpay sa Shangen, mahalaga ang kanilang background, hindi lamang ang kanilang kakayahan. Nagtanong pa si Shu para sa karagdagang paliwanag, at ipinaliwanag ni, Lai, na kung may, sos, siya, maaari siyang makipagnegosyo sa kanila sa East Market, pero kung wala siyang, sos, kailangan niyang pataasin ang kanyang aura points at manatili sa West Market. Dahil walang aura at walang, sos, si Shu, mas mabuting umalis na siya dahil hindi kinukonsinti ng Shangen ang mga walang, RZ. Iminungkahi ni, Lai, na sa kanyang mga kakayahan, maaaring yumaman si Shu sa Southern Regions, pero inamin ni Shu na doon na siya nang galing. Sinabi ni, Lai, na ang mga aristocrats mula sa Northern Region ay naghahir ng mga bihasang tao tulad niya, kaya't magtatagumpay siya roon. Ibinaba ni Shu ang kanyang espada, yumuko, at sinabi na nais niyang magtrabaho sa Shangen dahil ito ang kanyang bayan. Ipinangako niya kay, Lai, ang 70% ng bawat benta kapag binuksan niya ang kanyang negosyo. Tinanong ni, Lai, kung ano ang nais ni Shu dahil mukhang hindi siya naghahangad ng kasikatan o pera. Pumayag si, Lai, na tulungan si Shu dahil sa kanyang pagpupursigi. Sinabi ni, Lai, na karaniwan, kailangan munang magbayad si Shu bago tanggapin ang kanyang alak, pero hindi siya kukuha ng pera mula kay Shu. Sa halip,
hiningi ni Lai na may gawin si Shou para sa kanya. Ipinaliwanag niya na isang prostitute na nagngangalang Wong Fu mula sa Hang Sang Mansion ang tumakas kasama ang isang lalaking may makinis na mukha na naging sanhi ng kahihiyan ng mansion sa kanilang mga kapitbahay. Tumawa si Lai, pero bigla niyang naalala ang isang katulad na insidente sa kanyang sariling pamilya. Sinabi niya kay Shou na ibalik ang dalawa ng buhay. Dagdag pa niya, kung nais ni Shou na tumayo sa Daxing Stalls, kailangan niyang tuparin ang kanyang mga pangako, at ito ang una sa mga iyon. Binalaan niya si Shou na mag-ingat dahil si Hong Fu ay napakatalino. Ito ang dahilan kung bakit hinanap ni Shou si Yan Xinyang at ikinadina siya upang ibalik sa matandang lalaki. Habang lahat sila ay nakasakay sa karwahe, patuloy na tinitingnan ni Yan Xinyang si Daoma, na ikinaiinis ni Aya. Tinanong ni Aya kung bakit siya nakatitig ng husto kay Daoma Ria. Ipinaliwanag ni Yan Xinyang na si Daoma ay mukhang ang lalaking nakita niya sa isang bounty poster, pati na rin ang bata. Narinig niya na pumatay ito ng isang opisyal at ang kanyang bounty ay nasa mahigit 50,000 V-Bucks kaya't maraming tao ang humahabol sa kanya upang makuha ang pera para sa kanilang sarili. Sinubukan niyang instigahin si Shou laban kay Daoma Ria. Sinabi ni Daoma kay Shou na maaari niyang atali si Yan Xinyang, na ikinatakot niya, pero tumanggi si Shou, sinasabing ayaw niyang makialam sa kanilang negosyo. Samantala, sa lungsod ng Janay, si Zengan ay nagulat sa kanyang amo na si Minister Pei na ang mga Panginoon ng limang pamilya ay dumating na at naayos na niya sila. Pinuri ni Minister Pei si Zengan sa kanyang trabaho. Tinanong ni Zengan ang kanyang amo kung bakit siya humihingi ng tulong upang tapusin si Xi Shiling, at iminungkahi na bigyan siya ng 10 elite soldiers at sa loob ng kalahating buwan ay dadalhin niya ang ulo ni Xi Shiling. Ipinaliwanag ng amo na mas komplikado ang sitwasyon, ang pakikialam sa mga tao sa disyerto at pagsisimula ng mga problema sa nakaraan ay maaaring magdulot ng hindi kinakailangang kaguluhan, kaya't hindi dapat magmadali si Zengan sa paggawa ng desisyon. Tinanong ni Zengan kung ang ibig sabihin nito ay si Xi Shiling ay Pain upang mahuli ang taong tumutulong sa kanya. Sinabi ni Minister Pei na may mga sitwasyon na nangangailangan ng higit pa sa galing, at dapat laging isaalang-alang ni Zengan kung kailan mas mainam na itago ang kanyang espada at gamitin ang utak. Iminungkahi niyang batiin nila ang kanilang mga bisita. Naroon ang limang masters, si Master Yuji, Master Lai, Master PWU, Master Mo, at Master Us Zion. Sinabi ng minister na sila ay nagtipon dahil ang usapin ay mahalaga. Sinimulan ni Minister Pei sa pamamagitan ng pagkwento ng lahat ng kanyang ginawa sa nakalipas na 7 taon at nagpasalamat sa kanila sa ngalan ng Imperial Court para sa kanilang papel sa pag-angat ng lungsod at sa paghuli ng mga takas. Ipinakita niya sa kanila ang isang maliit na regalo bilang tanda ng pasasalamat na ikinagulat ng mga masters dahil ang kahon ay puno ng gold silk na ginagamit lamang ng Imperial Court ng Central Plains. Nagsalita si Mo, sinabing ang kanilang papel sa commerce ng lungsod at sa paghuli ng mga takas ay normal na negosyo lamang at hindi nangangailangan ng ganitong kamahal na regalo, at tinanong kung ano ang tunay na usapan. Sinabi ni Pei na dapat silang lahat ay magpasakop sa Imperial Court. Dagdag pa niya, ang 500 gold silks ay isang maliit na tanda lamang. Kung sila ay susunod, lahat ng negosyo sa Jianggi ay hindi na kailangang magbayad ng buwis. Sa halip, ay tetriple nila ang upa para sa mga single mothers at gagawin silang 5 vassal states ng emperador. Inalok niya sila ng tsaa bilang tanda na sila ay sumasang-ayon. Tumanggi si Mo, ipinaliwanag ang kasaysayan ng kanilang mga ninuno ng katatagan at kalayaan laban sa mga kaaway na nagtatangka na apakan sila, kaya't hindi niya sisirain ang pagsusumikap ng kanilang mga ninuno. Lumapit si Zengan sa kanya, sinabihang inumin ang tsaa. Pero tumanggi si Mo at ang kanyang mga sundalo ay naghanda na bunutin ang kanilang mga espada. Ganoon din ang ginawa ng mga sundalo ni Zengan, matatag na sinabi ni Mo na hindi niya iinumin ang tsaa dahil tanging G-Fuel lamang ang kanyang iniinom, at umalis na siya. Bumalik si Mo sa kanyang mga tao na naghihintay sa kanya matapos marinig ang lahat ng nangyari. Sinabi niya sa kanila na dahil sa hindi pagkakaintindihan sa ibang mga pamilya, may isang kailangang magbayad para sa kanilang mga buhay at dugo. Ang ilan sa mga lalaki ay matagal na niyang kasama, habang ang iba ay bagong dating lamang, pero simula ngayon, sila ay tinatanggal na mula sa pamilya mo. Nagprotesta ang mga lalaki, sinasabing mananatili sila at lalaban sa panganib, pero pinaalalahanan sila ni Mo na huwag kalimutan ang kanilang sariling pamilya dahil ang kanilang mga ama ay mga karakter na hindi maaaring tumugon. Iniutos niya sa kanila na i-turnin ang kanilang kita para sa araw na iyon at bumalik sa kanilang mga pamilya. Nakiusap ang mga lalaki na tumakas na kasama siya,
pero tumanggi si Mo, sinabing matanda na siya at hindi na makakatakbo. Nagdesisyon siya na ang marketplace ang magiging kanyang lugar ng libingan at huwag silang mag-alala sa kanya. Umiiyak ang mga lalaki dahil napagtanto nilang hindi nila mail iligtas si Mo. Nakipagkita ang mga babaeng mandirigma kay Mo, tinanong kung bakit hindi pa sila umaalis. Ipinaliwanag nila na wala silang ibang mapupuntahan dahil sila'y dating mga alipin na binili ng mga masters bilang mga laruan, pero iniligtas sila ni Mo kaya't ang marketplace ang tanging tahanan na kanilang alam. Yumuko sila, humihiling na pagsilbihan siya sa kanyang huling mga sandali. Nagdasal sila kasama ni Mo habang papalapit ang mga masters at sundalo ng iba pang mga pamilya. Pagdating ng mga lalaki sa gate, sila'y huminto, naguguluhan kung bakit ito bukas at walang kahit anong pagtutol mula sa mga tao. Pumunta si Hikuan upang harapin si Mo, at naghanda ang mga babaeng mandirigma ng kanilang mga espada upang protektahan ang kanilang chief. Hinanap ni Hikuan kung saan itinago si Shi Shiling. Tinanong ni Mo kung tinanggap ni Hikuan ang kasunduan, at inakusahan ni Hikuan ang henerasyon ni Mo na gumagamit ng mga neutral credits at lumang mga patakaran upang mamuhay ng mapayapa, sinasabing tapos na ang kanilang panahon. Hiniling niya kay Mo na ibigay si Shi Shiling dahil ayaw niyang maghintay ng matagal ang kanyang magiging asawa. Matapang na sumagot si Mo na kailanman ay hindi magiging asawa ni Hikuan si Aya, at tinanong niya kung ano sa palagay ni Hikuan ang dahilan kung bakit sinira niya ang kanilang kasunduan sa kasal. Sinabi ni Hikuan na ito ay dahil mahina ang kanilang pamilya noon, pero ngayon ay wala ng mga pamilya, kaya't maaari na siyang mag-higanti. Ipinahayag niya na ipinangako ni Minister Pei sa kanya na kung mapapatumba niya si Shi Shiling, bibigyan siya ng pinakamalaking suporta at tutulungan siyang pagsamahin ang mga pamilya. Tinanong ni Hikuan si Mo kung bakit hindi niya nakita ang benepisyo ng alyansa. Sinabi ni Mo na siya ang hanggal dahil naniwala rito, na ikinagalit ni Hikuan na nagbanta na kukunin si Aya sa puwersa kung hindi ito ibibigay ni Mo, o kaya'y siya ang kukunin at ilalayo kay Aya. Tinanong ni Mo kung nais ba ni Hikuan na maranasan ni Aya ang sakit ng pagkawala ng kanyang ama, tulad ng nangyari sa kanya. Naalala ni Hikuan ang pagkawala ng kanyang ama, kinausap niya ito habang nasa kanyang kama ng kamatayan, humihingi ng payo dahil tinatapak-tapakan ang kanilang tribo at kinansela ang kanyang kasal kay Aya. Hindi alam ni Hikuan kung ano ang gagawin at nakiusap sa kanyang ama para sa gabay. Nagpumilit ang kanyang ama, binibigkas ang pangalan ni Hikuan, pero sa halip na magbigay ng payo, napaihi ito sa kama at nagsalita na parang Minecraft villager. Nandidiri at desperado, umiiyak na sinakal ni Hikuan ang kanyang ama hanggang sa mamatay ito, sinasabing, tapos na ang panahon mo, ang panahon ko na ngayon. Lahat ng ito ay dahil noong teenager si Hikuan, bumisita siya sa isang propetesa at tinanong kung magiging dakila siyang tao. Ipinahayag ng propetesa na magsusuot siya ng makinang na korona na papalamutian ng kanyang asawa ng mga balahibo. Naghintay sa labas ng kuweba ang kanyang mga kaibigan at si Batang Aya, na sabik malaman ang propesya. Sinabi niya sa kanila na malinaw ang propesya pero itinago ito, naniniwala na kung isisiwalat niya ito, hindi ito matutupad. Lumakad siya palayo na mayabang, at sinabi ni Batang Aya na ayon sa kanyang ama, ang mga hula ng hinaharap ay nakadepende sa mga desisyon ng isang tao at kung may auto-save feature ang laro. Matutupad ang propesya kung may quick save at quick load ability, pero binaliwala ito ni Hikuan, sinabing hindi niya kailangan iyon at gagawin na lang niya ang gusto niya dahil alam niyang magiging asawa niya si Aya balang araw. Pagkatapos, naghintay si Hikuan at ang kanyang mga tauhan sa isang abandonadong inn. Binalaan siya ng kanyang mga tauhan na parating sina Dauma at ang kanyang grupo patungo sa gusali. Nagdesisyon si Dauma na doon na sila magpapahinga para sa gabi. Napansin ni Aya na ang lugar ay mukhang luma na at inutusan si Anay na maghanap ng lugar para sa karwahe. Nagreklamo si Shi Shiling tungkol sa kondisyon ng lugar na humihiling ng paliguan. Tinukso siya ni Dauma, sinabing hanapin niya ito mismo at biro na baka kainin siya ng mga rakshoses na ikinatakot ni Shi Shiling. Napansin ni Dauma ang mga yapak sa buhangin na pinaghihinala ang may tao na sa loob. Biniro niya na sana ay mga magagandang babae ang nasa loob. Sumigaw si Jike, sinasabing sila ay mga negosyante na naghahanap ng matutuluyan at nagtanong kung may tao ba sa loob. Nang walang sumagot, sinabihan ni Dauma si Jike na tumabi sa likod niya dahil nararamdaman niyang may panganib. Biglang bumukas ang mga pinto, at lumitaw ang malaking gwardya ni Hikuan na may daladalang kahon. Natakot si Aya nang makita si Hikuan na nagsabi na naroon siya upang ipagdiwang ang pagkuha sa kanya bilang kanyang asawa. Lumapit si Hikuan at itinapon ang laman ng kahon sa lupa, isang nakakatakot na eksena dahil ulo iyon ng kanyang ama.
Sinabi ni Hikuan na ang kanilang kasal ay napagkasundoan na ng kanyang ama, na ngayon ay hindi na maaaring tumanggi. Galit na galit si Dauma, at hindi makapaniwala si Aya. Naalala ni Aya ang kanilang paglalakbay kasama ang kanyang ama. Nagreklamo siya tungkol sa pagkapagod mula sa pagkakaupo sa kabayo at hiniling na magpalit sila ng pwesto, pero tumanggi ang kanyang ama kahit na dumudugo na ang kanyang mga paa mula sa paglalakad. Sinabi ng kanyang ama na kailangan nilang sundin ang mga patakaran. Nag-argue si Aya na walang nanonood sa kanila, pero iginigiit ng kanyang ama na kahit ganoon, kailangan pa rin nilang sumunod sa mga patakaran. Ipinaliwanag ng kanyang ama na kailangan niyang bumalik na nakayapak ayon sa mga patakaran upang ipawalang bisa ang kasal. Huminto si Aya sa paglalakad ng kabayo habang umiiyak, sinabing babalik na lang siya at magpapakasal dahil 2 pang araw ang kanilang paglalakbay, at sa bilis ng mga pangyayari, maaaring maimpeksyon ang sugat ng kanyang ama. Ipinaliwanag ni Mo sa kanyang anak na nagbago na si Hikuan, at bagaman iniisip ng lahat na namatay sa sakit ang kanyang ama, nakita ni Mo na sinakal ni Hikuan ang kanyang sariling ama gamit ang kanyang mga kamay dahil siya mismo ang nakakita nito. Nagulat si Aya sa rebelasyong ito, at sinabi ni Mo na ang isang taong kayang gawin ang ganitong bagay para sa kanyang ambisyon ay maaaring gawin ang kahit ano sa kanya kung sila'y magpakasal. Hindi siya papayag sa kasal kahit pa siya'y pumanaw na. Sinabi niya na kaya niyang tiisin ang tawaging hindi mapagkakatiwalaan, pero hindi niya papayag ang mawala ang kaligayahan ng kanyang anak para lamang mapabuti ang reputasyon ng kanilang pamilya sa pamamagitan ng kasal. Mas pipiliin pa niyang maglaho ang kanilang pamilya. Hinawakan niya ang kamay ni Aya, sinabing siya ang kanyang nag-iisang anak at tanging pamilya, at poprotektahan niya ito. Hiningi niya sa kanyang anak na kantahin ang Not Like Us ni Kendrick Lamar habang nagpatuloy sila sa kanilang paglalakbay. Ngumiti siya, sinabing mahal niya ang marinig ang kanyang anak na kumakanta. Ngayon, umiiyak si Aya habang hawak ang pinutol na ulo ng kanyang ama, niyayakap ito ng mahigpit at humahagulgol dahil wala na ang kanyang ama at hindi na niya ito maririnig kumanta ng Meet the Grams. Sumabay sa kanyang pag-iyak si JK, habang pinapatahan siya ni Yan Xinyang. Samantala, nag-aapoy sa galit si Dao Maria lumabas si Hikuan kasama ang kanyang mga tauhan, tinanong kung sino sa kanila ang si Xi Xiling. Inutusan niya ang kanyang gwardiya na si Fei na dalhin si Aya sa kanya at tapusin ang iba. Lumapit ang gwardiya kay Aya, pero handa si Anay, na hawak si Aya, upang protektahan siya. Biglang sumugod si Dauma, gamit ang kanyang bagong Ashes of War mula sa Shadow of the Air 3 DLC, tinaga ang mga kamay ng gwardiya, na nagdulot ng matinding sakit. Patuloy na inatake ni Dauma ang gwardiya, tinuhog siya sa tiyan. Sinubukan ng gwardiya na bunutin ang espada, pero nagtagumpay si Dauma sa quick time event at walang mintis na isinagawa ang isang flawless victory brutality. Humarap si Dauma sa mga tauhan ni Hikuan, napula na ang mga mata sa galit, pero hindi natatakot ang mga ito. Kinuha niya ang kanyang bag ng mga espada at lumapit sa kanila, binibilang ang kanilang bilang, 6 lahat. Inilapag niya ang bag ng mga sandata at hinamon silang sumugod. Tinutuya ni Hikuan si Dauma, tinawag siyang isang slave mot na nagbabayad ng utang sa pamamagitan ng paggawa ng maruming trabaho ni Mo. Ipinagyabang ni Hikuan na si Dauma, na walang amo, ay isang ligaw na aso lamang na dapat alam ang kanyang lugar at hindi kailanman dapat tignan ng mababa ang pamilya Yuan. Biglang tumayo ang gwardiya at sinubukang dakmain si Dao Maria. Nagulat ang lahat, pero nang humupa ang alikabok, nakita nilang pinandaw ni Dauma ang ulo ng gwardiya gamit ang isang palakol at saka ito pinutulan ng ulo na parang chef. Itinapon niya ang ulo sa isa sa mga tauhan ni Hikuan, na nasalo ito. Sinabi ni Dauma na 2 na ang kanyang napaslang. Lumapit ang isang tauhan, sinabing malaki ang gwardiya, pero ang pagpatay dito ay hindi malaking galing. Sinabi niya kay Hikuan na maghahandog siya ng 1,000 tupa kung mahuhuli niya si Dao Maria. Ipinakilala ni Nuo ang sarili bilang 2nd anak ng pamilya Yuji, bla bla bla, pero mamamatay rin siya, at inialok niya kay Dauma ang 1 lugar sa pamilya Yuji kung magiging tapat siyang maglingkod. Yumuko si Dauma upang pumili ng sandata, pinili ang 1 espada, at hindi pinansin si Nuo. Ipinilit ni Nuo na ito ang pinakamagandang alok dahil patay na si Mo at ang kanyang pamilya, kaya't hindi na kailangang maglingkod si Dauma sa 1 outsider. Sa espada at palakol sa kamay, sumugod si Dauma kay Nuo na hinarang ang espada. Sinabi ni Dauma na si Mo ay hindi kanyang amo o isang estranghero, kundi isa sa kanila. Nagsimula silang magduelo, gamit ni Nuo ang kanyang sandata, 1 lubad na may matalim na bakal sa dulo. Naiwasan ni Dauma ang atake, pero tiniklap ni Nuo ang lubad sa kanyang palso,
pinaikot siya at ibinagsak sa lupa. Sumugod ang apat pang lalaki at isang lobo upang atakihin siya. Sumigaw si JK, umiiyak para sa kanya, pinrotektahan ni Dauma ang sarili mula sa mga sandata gamit ang kanyang palakol habang kinagat ng lobo ang kanyang kamay, pero hindi siya tumigil. Sumigaw siya ng malakas, pinatalsik ang mga lalaki at ang lobo habang tumalon siya pabalik sa tabi ng kanyang grupo. Nakahinga ng maluwag si JK nang makita niyang ligtas si Dao Maria. Sinabi ni Nuo kay Dauma na itigil na ang pakikipaglaban at ibigay si Shi Shiling at maging kanyang lingkod. Habang sumusugod ang mga lalaki, inutusan ni Dauma si JK na ipikit ang kanyang mga mata at sinimulan niyang labanan sila. Nahuli ni Nuo si Dauma sa palso gamit ang lubod at pinaikot siya, handang ibagsak sa lupa. Isang lalaki ang tumakbo upang atakihin si Dauma, pero tinadyakan ito palayo at bumagsak sa kanyang mga paa. Naghagis ang isa pang lalaki ng isang boomerang sickle na nasalo ni Dauma gamit ang kanyang espada upang maiwasan ang pagkasugat, pero sinunggaban siya ni Wulo, gamit ang tiyan ni Wu bilang pang-antla. Umatras si Dauma at pinutol ang kamay ni Wu upang palayain ang sarili, ngunit bago siya matalo ng isa pang lalaki mula sa likod, sumugod si Shou at tinaga ang lalaking iyon sa kalahati, iniligtas si Dao Maria. Ginamit ni Shou ang balikat ni Dauma bilang plataforma upang tumalon. Tinutok ni Mir kay Shou ang kanyang sandata, sinabihan si Wulo na hawakan si Dauma habang inihagis ang kanyang blade sa kanila, pero naiwasan ito ni Shou, tumalon mula sa likod ni Dauma, at tinaga ang ilang daliri ni Wulo, pinalaya si Dao Maria. Tumalon pabalik si Dauma at sumugod si JK sa kanya, umiiyak at sinasabing akala niya mamamatay na si Dao Maria. Ngumiti si Dauma, siniguradong hindi pa siya pwedeng mamatay. Humarap si Dauma kay Shou at sinabihan siyang huwag makialam sa kanyang negosyo, pero iginigiit ni Shou na ito rin ay kanyang negosyo. Hiningi ni Yikuan na malaman kung si Shou ba si Shi Shiling, pero hindi sumagot si Shou. Biglang tumawa si Shi Shiling, tinutuligsa si Yikuan dahil gusto siyang hulihin nang hindi man lang nalalaman kung sino siya. Tinukso ni Shi Shiling si Yikuan, sinasabing malamang sinabi ni Minister Pei sa kanya na dalhin ang ulo ni Shi Shiling bilang alay. Nilikha ni Shi Shiling ang isang misty illusion habang ipinaliwanag na kung mag-aalay si Yikuan ng isang kabayo, makakakuha siya ng sutla na 10 beses na mas mahalaga kapalit nito, kaya ang kanilang alyansa ay isa kung saan ang SOI Imperial Court ay nakakakuha ng reputasyon habang ang Vassal State ay nagkakaroon ng pera. Kapag nakakonekta ang daan patungo sa kanlurang rehiyon, mas maraming mga ngalakal ang makakapagbenta ng mga kalakal sa iba't ibang bahagi ng Central Plains, direktang nakakakuha ng mas maraming kayamanan at kapangyarihan. Ang kailangan lang nilang gawin ay tapusin si Shi Shiling, na nasa kanilang teritoryo. Tumawa siya, tinawag silang mga mangmang na hindi man lang alam kung sino si Shi Shiling o kung bakit siya hinahabol ng Imperial Court. Pinalo niya si Aya, inaalo ito, at sinabing tanging si Chief Mo lang ang nakakaintindi na si Shi Shiling ay isang pay na ginagamit ni Minister Pei upang makipag-ugnay sa kanlurang rehiyon. Sinabi ni Yikuan na hindi siya naniniwala sa Imperial Court o sa Alyansa, alam niyang ginagamit nila ang isa't isa, at tinitignan lamang sila ng Imperial Court bilang mga pawn, pero pinuto ni Shi Shiling ang kanyang salita sa pamamagitan ng pagtawa. Tinanong ni Shi Shiling si Yikuan kung tinapos niya ang kanyang ama at inagaw ang trono para lang maging pawn ng iba. Sinabi niya na kapag nagkaisa ang 5 pamilya, maaari silang makipagsabayan sa isang bansa, pero kung sila'y bumagsak, wala silang halaga. Mula nang inumin nila at ng ibang mga masters ang tsaan na inialok ni Minister Pei, ang 5 pamilya ay hinatulan na ng kapahamakan. Ang daang akala nila'y magdadala ng yaman ay sa halip nagdadala ng kamatayan. Ipinilit ni Yikuan na kasinungalingan iyon, ipinaliwanag niya na nahulog ang kanyang ama mula sa kabayo at nasugatan ang kanyang likod, kaya't inalagaan niya ito ng 3 taon. Binanggit din niya na hindi nakinig si Chief Mo sa kanya nang subukan niyang kumbinsihin ito na sumali sa kanilang alyansa. Parehong matanda at mahina na ang 2 lalaki at hindi nila naintindihan ang bagong henerasyon. Tumawa si Shi Shiling at gumawa ng smoky illusion. Ibinunyag niya ang propesya na balang araw ay magsusuot si Yikuan ng makinang na korona, at malamang iniisip ni Yikuan na ang pagdakip kay Shi Shiling ang magbibigay ng pagkakataong iyon. Ipinahayag ni Shi Shiling ang mga salita ni Minister Pei kay Yikuan, sinasabing kapag isang batang leader na matapang at masigasig ang namuno, ito'y magiging malaking kalamangan. Ang kanyang pamilya ay mag-uugnay sa iba pang mga pamilya at ang Imperial Court ay lubusang susuporta sa kanya, na ikinagulat ni Yikuan at dahilan upang bumagsak siya sa lupa. Napagtanto ni Mo na tuso si Minister Pei at sinabi niya sa ibang mga pamilya na pareho rin ang sinabi sa kanila. Sinimulan niyang isipin kung sino talaga si Shi Shiling.
Ibinunyag ni Xi Xiling na siya ay isang taong nakakaalam ng nakaraan at maaaring makita ang hinaharap. Tinawag niya ang sarili bilang isang propeta na nag-aalab ng banal na apoy upang alisin ang kadiliman, isang santo na tinatrato ang lahat ng patas. Gayunpaman, hindi lang siya si Xi Xiling ay maaaring isang maharlika na namumuhay ng komportable, isang alipin, isang magsasaka, at isang pulubi. Si Xi Xiling ay wala, pero lahat ay maaaring maging si Xi Xiling. Tumangging maniwala si Yikuan at pinaputukan ng palaso si Xi Xiling, pero hinarang ito ni Shou gamit ang kanyang espada. Nagpaputok pa ng maraming palaso si Yikuan, pero tinanggal ni Dao Ma ang mga ito gamit ang kanyang balabal. Sumugod si Shou kay Yikuan na galit habang patuloy ang pagpapaputok ng mga palaso. Isang palaso ang nabasag sa espada ni Shou, pero mabilis na tinadyakan ni Dao Ma si Yikuan palayo. Itinapon ni Dao Ma ang espada kay Yikuan, sinabing ipinapahiram niya ito, at kung masisira ito, kailangan niyang bayaran ito. Tumawa si Mo kay Yikuan, tinawag ang lahat ng ignorante, at inihayag na hindi na siya sasali sa laban. Sinabi niya kay Yikuan na aalis na siya, at maaari nilang pag-usapan kung paano hahatiin ang lupain ni Mo pagbalik niya. Umiiyak si Aya habang napagtatanto niyang itinuturing ng mga ito ang lupain ng kanyang ama na parang piraso ng cake na kanilang paghahatian. Habang naglalakad palayo si Nuo, pinigilan siya ni Dao Ma, tinanong kung siya ang nagpakawala sa kanya. Isa sa mga tauhan ni Nuo ang sumugod sa kanila, pero pinuto ni Dao Ma at Shou ang mga braso ng lalaki at sinaksak ito ng sabay, gamit ang katawan ng lalaki bilang kalasag laban sa sandata ni Nuo. Tumalon si Dao Ma sa ere, idineklara na kailangan bayaran ni Nuo ang kanyang utang. Bago pa niya mapugutan ng ulo si Nuo, isang palaso ang tumama sa lalamunan ni Nuo, si Aya ang bumaril ng palaso, tumindig para sa kanyang sarili, idineklara na walang sino man sa kanila na Samira sa kanyang pamilya ang makakaligtas. Sinabi ni Aya na palaging sinasabi ng kanyang ama na ang limang pamilya ay may iisang dugo, at itinuring niya silang pamilya, kahit gaano pa siya magalit. Hindi siya nakipagtalo sa kanila, pero ngayon, idineklara niya na kung sila'y luluhod at magmamakaawa, bibigyan niya sila ng isang kamatayan na walang sakit. Hindi natinag si Yikuan, sinabing susunod siya sa kanyang sariling mga patakaran. Ipinahayag niya na magiging siya ang piniling pinuno, at si Aya ang magiging kanyang asawa at sasamahan siya sa pagsaksi sa kanilang mga pamilya na manggenguna at maghahari sa lahat ng tao. Gumapang si Mo papunta kay Yikuan, humihingi ng tulong, pero sinaksak siya ni Yikuan, tinawag siyang traidor. Tinanong niya si Mir kung ipagkakanulo rin siya nito. Ipinahayag ni Mir ang kanyang katapatan, sinabing hindi nagbago ang kanyang pagmamahal kay Yikuan, at si Wulo ay nangako rin ng katapatan. Hiningi ni Aya na lumuhod at magmakaawa si Yikuan, pero tumayo siyang matatag, sinabing dapat yakapin ni Aya ang kanyang kapalaran at tanggapin siya. Pinalipad ni Aya ang isang palaso patungo kay Yikuan, pero nasalo niya ito gamit ang kanyang mga kamay, idineklara na hindi siya luluhod sa harap niya. Bigla nilang napansin ang isang hukbo ng mga sundalo na papalapit. Sinabi ni Yikuan na ang mga sundalo ang luluhod sa kanila. Dumating ang iba pang mga masters kasama ang kanilang mga hukbo, at galit na galit sina Master Lai at Master Yuji dahil patay na ang kanilang mga anak habang buhay pa ang anak ni Mo, sinisisi si Yikuan para sa lahat ng ito. Sila'y nagngalit at iniutos sa kanilang mga tauhan na sumalakay. Nagsimula ang labanan, at tinawag ni Dao Ma si Jike upang magtago habang may kabayong sumugod patungo sa kanya. Buti na lang at pinatumba ni Yan Xinyang ang mga ngabayo, iniligtas si Jike, at hawak-hawak ang bag ni Dao Maria. Isa sa mga tauhan ni Yikuan ang tinarget si Xi Xiling, pero iniligtas siya ni Dao Ma sa pamamagitan ng pagputol sa binti ng kabayo at pagtamba sa sundalo. Hinailan niya si Xi Xiling at ipinasakay si Jike sa kanyang likod, sinabihan siyang kumapit ng mahigpit. Pinangunahan ni Dao Ma ang daan, pinaglalabanan ng mga sundalo upang buksan ang landas. Binanggit ni Jike ang kanyang espada at kabayo, iniisip na naaalala ni Dao Ma ang kanyang ina. Malapit na ang isang sundalo na tinarget si Dao Ma, pero tinapos ito ni Shou at sumakay sa kabayo. Hinawakan ni Anay si Aya pabalik, sinisikap siyang panatilihing ligtas. Sinabi ni Dao Ma kay Anay na dalhin si Aya sa ligtas na lugar. Galit na galit pa rin si Aya at sinubukan muling paputukan ng palaso si Yikuan, pero tinamaan lamang ang kalasag na hawak ni Wulo. Pumatay ng sundalo si Yikuan, sumakay sa kabayo, at idineklara na sila'y nasasaksihan ang pagsilang ng isang hari, habang ang malakas na hangin ang nagpatotoo nito. Patuloy na hinahangad ni Aya ang dugo ni Yikuan habang sinusubukan ni Anay na dalhin siya sa karuwahe ng ligtas.
Habang papalapit ang isang lalaki upang atakihin sila, sumugod si Shaw at pinutol ito kasama ang iba pang mga umaatake. Sinabi ni Dauman na pumasok na sila sa karwahe, at sumakay silang lahat. Napansin ni Jike na nawawala si Shaw, iniutos ni Master Peo sa kanyang mga tauhan na protektahan ang kanyang mga anak, sina Meyer at Wulo. Sinubukan ni Meyer na paputukan ang driver ng karwahe ni Dauma, pero inambus siya ni Yan Xinyang, inilagay ang isang daga sa kanyang leeg. Nang sumapit ang kanilang karwahe, pinilit nila si Meyer na sumakay, patuloy sa kanilang pagtakas habang hinahabol sila ng mga sundalo. Binalaan ni Yan Xinyang si Meyer na sabihin sa kanyang mga tauhan na protektahan ang karwahe, pero sumigaw siya sa kanila na tulungan siya. Napagtanto ni Master Peo na si Meyer ay nasa loob ng karwahe, kaya't inutusan niya ang kanyang mga tauhan na habulin ito at ibalik siya, iniiwasan ang mga lugar ng Yuji at Lai factions. Isang malakas na sandstorm ang paparating, at ilang sundalo ang natamon ng mga lumilipad na palaso. Tumigil sa paghabol ang mga sundalo habang lumalakas ang sandstorm, habang sina Dauma at ang kanyang grupo ay patuloy na sumugod. Sumigaw si Master Peo para sa kanyang anak na banihag, habang si Yikuan ay nangakong ibabalik si Aya. Sumakay sila sa loob ng malakas na sandstorm, sobrang lakas ng hangin na ang bubong ng karwahe ay natanggal. Hawak-hawak ni Yan Xinyang si Meyer bilang bihag, pero tumawa lamang si Meyer kay Aya, inaakusahan siyang nag-aaktong inosente habang malayo ang loob. Nang sinubukan ni Meyer na lumapit, pinigan ni Yan Xinyang ang talem laban kay Meyer, binalaan siyang manatiling nakapwesto. Ipinahayag ni Meyer na lahat sila ay mamamatay sa bagyo, sinasabing hindi siya natatakot sa kamatayan, pero si Aya ay natatakot. Sinuntok ni Yan Xinyang si Meyer sa mukha upang patahimikin siya, sinabihan siyang manahimik, pero patuloy pa rin si Meyer sa pagsasalita, tinutokso si Aya ng mga detalye tungkol sa pagkamatay ng kanyang ama. Ipinako ni Yan Xinyang si Meyer sa lupa, sinabihan si Aya na huwag itong pansinin at ipinangako na maaari nilang harapin si Meyer pagkatapos nilang makaligtas sa bagyo. Patuloy pa rin sa pang-aasar si Meyer, inilarawan kung paano nakiusap para sa awa ang ama ni Aya, kung paano inabuso ang mga babaeng gwardiya bago sila tinapos, at kung paano binigay ni Yikuan ang huling dagok habang umiiyak ang kanyang ama. Hinampas ni Yan Xinyang si Meyer ng hawakan ng daga, pero patuloy pa rin sa pang-iinsulto si Meyer sa tapang ng ama ni Aya. Sa wakas, hindi na nakapagpigil si Aya, dinampot ang daga mula kay Yan Xinyang, at pinutol ang lalamunan ni Meyer. Kahit na namamatay na si Mir, nakangiti pa rin siya, masaya dahil nakapaglingkod siya kay Yikuan. Si Aya, na ngayon ay determinado, ay idineklara na hindi siya luluhod kan inuman at ang pamana ng pamilya mo ay hindi mamamatay. Sinabi niyang siya lamang ay mamamatay pagkatapos mapatay ang lahat ng kanyang mga kaaway. Tumalon siya mula sa karwahe papunta sa kabayo, inutusan si Anay na ilibing siya sa magandang lugar kung siya'y mamamatay. Pinutol niya ang lubad ng kabayo, naghahanda upang umalis, sinabihan si Anay na pagkatapos nito ay malaya na siya. Hinawakan ni Dauma ang kanyang kamay, nakiusap na huwag siyang umalis, pero hinalikan siya ni Aya, pinalaya ang kanyang kamay, at binati siya ng maayos. Iniwan niya ang kanyang bracelet bilang alaala, ayaw ni Anay na iwanan siya, kaya't pinalaya niya ang isang kabayo at hinabol si Aya. Pinanood ni Shaw, nag-iisip kung ano ang gagawin, nagtanong si Jike tungkol kay Aya, pero sinabihan siya ni Shaw na manatili sa loob ng karwahe. Patuloy na nagmamaneho si Dauma, malalim ang iniisip tungkol sa susunod na hakbang. Samantala, ang mga sundalo ay hinihigop na ng sandstorm at nagtatakbuhan sa takot. Isa sa mga lalaki ang naniniwala na ito'y isang banal na parusa para sa pagpatay sa sagradong apoy ng pamilya mo. Sinabihan ng pinuno ng Yuji clan ang kanyang mga tauhan na huwag matakot, sinasabing hanggat hindi sila natatakot sa langit at lupa, magwawagi sila dahil pagpapalain sila ng langit. Nagpasya siyang harapin ang bagyo bilang pagsubok sa kanilang pananampalataya, kung saan tanging ang may matibay na paniniwala ang makakaligtas. Nanalangin siya sa kanyang Diyos na si Ola para sa ligtas na pagdaan sa sandstorm, nang biglang tumagos ang isang palaso sa kanyang bibig at siya'y bumagsak. Nagkagulo ang mga sundalo habang patuloy silang tinatamaan ng mga palaso mula sa sandstorm. Lumitaw si Aya, nananalangin kay Ela na ipadala ang mga lalaki upang harapin ang paghuhukom ng langit para sa kanilang mga masasamang gawa laban sa kanyang pamilya. Tinawag niya ang sarili bilang Great Sandstorm, at naniniwala ang mga lalaki na siya'y isang mangkukulam na tumawag ng bagyo. Nagtakbuhan sila sa takot habang hinahabol sila ni Aya, pinapa na sila habang tumatakbo.
Inihagis niya ang kanyang kabayo sa ere, dinurog ang isang sundalo habang lamalapag siya sa pagitan ng dalawang sundalo, iniwasan ang kanilang mga atake at sinaksak ang isa sa kanila. Lumaban siya tulad ng isang baliw na mandirigma, pinagsasaksak ang mga kaaway. Sinubukan siyang paputukan ng palaso ng isang sundalo, pero nakuha niyang makalapit at sinaksak ito, pagkatapos ay kinuha ang kanyang bag ng palaso. Tumakbo siya pataas sa isang bangin habang ang natitirang mga sundalo ay patuloy na nagtatakbuhan. Tinarget niya ang pinuno ng Liklan, na sinubukang protektahan ang sarili sa pamamagitan ng pag-utos sa kanyang mga tauhan na protektahan siya, pero tumakas ang kanyang mga tauhan sa takot kay Aya. Pinalipad niya ang isang palaso na tumama sa bibig ng pinuno, at bumagsak ito mula sa kanyang kabayo. Patuloy na hinanap ni Aya ang susunod niyang target, si Hikuan. Patuloy na hinabol ni Anay si Aya, pero siya at ang kanyang kabayo ay parehong nahigop ng sandstorm. Nagawa ni Aya na ligtas na lumapag sa lupa, naalala ang mga salita ni Mo tungkol sa kanyang responsibilidad na protektahan. Sa determinasyon, tumayo siya at nangako na tutuperin ang kanyang tungkulin. Sumugod si Aya sa mga tumatakas na sundalo, idineklara ang kanyang intensyon na personal na pugutan ng ulo si Hikuan. Pinangunahan niya ang kanyang kabayo upang atakihin si Hikuan, pero hinarap siya ni Hikuan, may palaso na naka-aim sa kanya, sinasabing ang lahat ng mayroon siya ay pagmamay-ari ni Hikuan. Tumama ang palaso sa kabayo ni Aya habang nagawa niyang maputol ang bandana ni Hikuan, pero bumagsak siya kasama ang kanyang kabayo sa proseso. Sa kabila nito, tumayo siya na may hawak na espada, tumatangging sumuko at nagdarasal. Nang humupa ang bagyo, dumating ang mga tauhan ni Master Peiyu, hinahanap si Mir. Sinabi ni Hikuan kay Aya na itigil na ang pakikipaglaban at sumuko, tinuturo ang kanyang mga sugat. Ngunit si Aya, puno ng determinasyon at galit, ay nagpatuloy sa pakikipaglaban, hindi alintana ang kanyang mga sugat. Inutusan ng pinuno ng Peiyu ang kanyang mga tauhan na hulihin si Aya, pinalibutan siya. Nakatoon ang mga mata ni Aya kay Hikuan, pero dahil sa kanyang kahinaan at pagiging napapalibutan, pumikit siya at sumuko. Bigla niyang narinig ang mga sigaw at napagtanto na dumating si Anay sakay ng kabayo upang iligtas siya mula sa mga kaaway, pinapatay ang mga sundalo sa kanilang daraanan. Sinabi ni Anay na tinupad niya ang kanyang pangako na protektahan siya. Nakarating sila sa gilid ng isang bangin, at nang hindi nag-iisip, tumalon si Anay pababa kasama ang kanyang kabayo, dahilan upang magtumblang sila pababa sa bangin. Ngunit pinrotektahan ni Anay si Aya gamit ang kanyang katawan. Inutusan ng pinuno ng Peiyu ang kanyang mga tauhan na hulihin sila, at hinarap ni Hikuan ang pinuno, sinabing paano niya nagawang saktan si Aya, na tinatawag niyang kanyang babae. Galit na galit si Kiyo at tinanong kung hindi ba iniintindi ni Hikuan ang pagkamatay ni Mir, at bakit nakatuon ang atensyon nito kay Aya. Sinabi niya kay Hikuan na kakailanganin niya itong tapusin kung tatanggihan nito ang kanyang mga plano, at itinutok ng kanyang mga tauhan ang kanilang mga sandata kay Hikuan. Biglang dumating ang ilang mga sundalo at inatake ang mga tauhan ni Peiyu, pinapatay ang mga ito. Ang malaking sundalo ay lumapit at binasag ang ulo ni Peiyu gamit ang isang malaking pamalo. Hawak ni Anay si Aya sa likod ng isang bangin, sinusubukang gisingin siya habang naglalaban ang Heiklan at mga Turpan mercenaries sa lambak. Naalala ni Anay ang pagkakataon kung saan nagrereklamo si Aya tungkol sa utos ng kanyang ama na sundan siya papunta sa Shangan. Determinado na tuparin ang pangarap ni Aya, kinuha ni Anay ang isang kabayo at tinakbo ito patungo sa kanila, naalala ang ngiti ni Aya sa tuwing naiisip ang paggalugad sa mundo sa Shangan. Inilagay niya si Aya sa kabayo, habang papalapit si Hikuan at ang kanyang mga tauhan. Sinabi ni Anay kay Aya na nararapat siya sa lahat ng kaligayahan, ang pinakamahusay na alak, ang pinakamagandang lugar, at ang kanyang minamahal na si Dauma na naghihintay sa kanya sa Shangan. Pinalo ni Anay ang kabayo, hinihimok itong tumakbo habang sinusubukan habulin ng mga tauhan ni Hikuan. Ipinagyabang ni Aya na magiging inggit ng mga kababaihan sa Shangan dahil siya ang pinakamaganda, ngunit naalala ni Aya ang kanyang pangako na palaging manatili sa tabi ni Anay, at umiyak siya para sa kanyang kaibigan na tinapos ng mga tauhan ni Hikuan. Inutusan ni Hikuan ang kanyang espesyal na gwardyo na sundan si Aya at ibalik siya, anuman ang mangyari, dahil iyon ang araw ng kanyang koronasyon at kasal. Samantala, naalala ni Dauma ang sandali nang siya pa ay isang Imperial Soldier. Kapapanganak pa lamang ni Jike, ngunit ang Imperial Army ay dumanas ng matinding pagkatalo pagkatapos ng kanilang pagkatalo. Inutusan niya ang natitirang gwardyo na magulat sa kabisera ng imperyo na ang lahat ng iba pa ay namatay. Tumakas siya kasama si Jike, ngunit nang magising siya,
Narinig niyang pinag-uusapan ng mga gwardya ang pagpapakain sa kanya sa mga aso dahil halos wala na siyang buhay. Doon nagsimula ang pagkakautang niya kay Old Mo. Nakita niya si Mo na nag-alok ng kanlungan sa kanya, ngunit nang tingnan niya si Jike, nakita niya ang ulo ni Mo, at pagkatapos ay naalala niya si Hikuan na hawak ang ulo ni Mo sa kanyang mga paa. Sa wakas, nagising siya mula sa bangungot at tumingin sa unahan, nakita ang natumbang karwahe, at naalala ang huling halik ni Aya. Nagmadali siyang pumunta sa karwahe upang hanapin si Jike, sinusubukang hukayin ang buhangin. Tinawag siya ni Jike mula sa kabilang panig, nakahiga sa lupa kasama si Shi Shiling. Sinuri ni Dauma si Jike para sa mga sugat, ngunit tinanong ni Jike kung babalik pa sina Aya at Anay. Patuloy na sinusuri ni Dauma si Jike, ngunit itinulak ng bata ang kanyang kamay sa galit, tinatanong kung babalik sila upang iligtas sina Aya at Anay, dahil nangako silang lahat na pupunta sa Shanghan ng magkakasama. Malungkot na sinabi ni Dauma sa kanya na wala na si Aya, na ikinaiyak ni Jike. Ang kanilang sandali ay naputol nang dumating si Shu kasama si Yan Xinyang, sakay ng kabayo. Sinabi ni Shu kay Dauma na magpatuloy sila sa kanilang paglalakbay. Bumagsak si Yan Xinyang mula sa kabayo, nagrereklamo na hindi naman siya balak tumakas. Hiniling niya kay Dauma na tulungan siya, sinasabing kinakalakal ni Shu ang mga babae at pinaaalala na iniligtas niya si Jike, kaya't dapat itong magpakita ng pasasalamat. Tiningnan ni Dauma si Shi Shiling at hinatak ito sa ulo mula sa lupa, tinanong kung ano ang relasyon nito kay Mo. Ipinaliwanag ni Shi Shiling na matagal na niyang kilala si Mo, kasama si Dao Maria. Ikinwento niya ang isang pag-aalsa 7 taon na ang nakalipas sa Zizo, kung saan nag-alsa ang mga tao laban sa pagsasamantala at pang-aapi. Nagpadala ang hukuman ng elite troops upang sugpuin ang pag-aalsa, na pinangunahan ng Huayan Group. Ibinunyag ni Shi Shiling na ang mensahe ng Huayan Group ay kumilos para sa kalangitan at mang-aral ng kapayapaan sa isang mundong puno ng bulaklak, ngunit tinagurian silang mga rebelde ng mga aristokrata sa hukuman, na humantong sa masaker ng lungsod ng Imperial Cavalry. Malinaw na naalala ni Shi Shiling ang gabi ng malawakang sunog sa Zhu City na nagdulot ng kaguluhan at takot habang sinusubukan ng mga tao na makatakas sa mga apoy. Ang mga bangkay ay nakakalat sa mga kalsada at damaloy ang mga ilog ng dugo habang 150,000 katao ang walang awang tinapos. Sa gitna ng kaguluhang ito, unang nakita ni Shi Shiling si Dauma, na naghahanap ng pinuno sa gitna ng kaguluhan kasama ang kanyang mga kasamahan sa Imperial Cavalry. Ang ekspresyon ni Dauma ay puno ng pagod at pagdududa habang tinatakpan niya ng balabal ang mukha ng isang patay na babae. Naalala ni Shi Shiling na hindi kailanman natagpuan ni Dauma ang mastermind sa gitna ng kaguluhan. Biglang sumingit si Yan Xinyang, nagbahagi ng ibang bersyon ng mga pangyayari na narinig niya, na sinasabing ito'y isang banditry na pinamunuan ni Li Yilin, na kalaunan ay pinuksan ng Imperial Capital. Ang kanyang katawan ay isinabot sa gate ng Daxing City, kinasusuklaman ng libo-libo. Ngunit tinutulan nito ni Shi Shiling, sinasabing dahil lang nakita ni Yan Xinyang ang katawan ni Li Yan ay hindi nangangahulugang iyon ang katotohanan, at dahil lang hindi niya nakita ang massacre ay hindi ibig sabihin na hindi ito nangyari. Ipinaliwanag ni Shi Shiling na hindi kayang ganap na itago ng hukuman ang insidente, kaya gumawa sila ng kwento tungkol sa mga bandido na sumalakay sa lungsod at pinatahimik ng militar, gamit si Li Yinglan bilang scapegoat. Ang totoong leader ng Huayan Group ay nakaligtas, lumitaw mula sa tumpok ng mga bangkay, at umupo sa ilalim ng puno sa loob ng 7 araw at gabi hanggang ang kanyang puting damit ay naging pula. Noon niya napagpasyahan na maging si Shi Shiling upang patunayan ang kanyang mga iniisip, na pagpasyahan niyang pumunta sa Chanjo. Tinawag ni Dauma na kalokohan ang mga salita ni Shi Shiling, inakusahan siya ng pag-uudyok sa mga inosenteng tao na mag-alsa, na nagresulta sa kanilang kamatayan habang siya ay patuloy na nabubuhay ng isang miserable buhay. Tinanong niya ang hustisya sa mga ginawa ni Shi Shiling, inakusahan siyang lihim na nagnanais ng trono kahit na sinasabing lumalaban siya para sa mga tao. Hinugot ni Dauma ang kanyang espada, tumatangging makinig pa kay Shi Shiling, sinisisi siya para sa pagkamatay ni Mo habang sinusubukan siyang protektahan. Kalma namang sumagot si Shi Shiling, sinasabing kung ang pagpatay sa kanya ay makapagpapagaan sa galit ni Mo, maaari nang magpatuloy si Dao Maria. Ngunit biglang sumingit si Shu, itinutok ang kanyang espada sa leeg ni Dauma at hinimok siyang hayaan munang matapos ang kwento ni Shi Shiling. Ibinunyag ni Shi Shiling ang kanyang tunay na layunin, ipinaliwanag na nais niyang pabagsakin ang hukuman, hindi para sa makasariling hangarin, kundi upang magdala ng pagbabago. Ipinakita niya ang kanyang katawan na nahawahan ng ketong, ipinaliwanag na wala na siyang maraming oras upang mabuhay.
Siniguro niya sa kanila na ang kanyang kondisyon ay hindi nakakahawa at ipinaliwanag na tinulungan siya ni Mo makakuha ng Race 8 sa TNO 7 taon na ang nakalipas upang mapigilan ang pagkabulok. Ipinahayag ni Xi Shiling na iminungkahi niya kay Mo na ibigay siya sa hukuman upang makuha ang kanilang suporta at pag-isahin ang limang pamilya para sa kayamanan at kasaganaan. Kahit na nag-alinlangan si Mo, nakumbinsi siya ni Xi Shiling sa pamamagitan ng pagpapaliwanag na kahit ibigay siya o hindi, makakahanap pa rin ng paraan ang hukuman upang sirain ang mga pamilya. Napagpasyahan ni Mo na magtalaga ng mga tagapag-alaga upang samahan si Xi Shiling papunta sa Shang'an, umaasang susundan siya ni Aya, sumama sa kanya, pag-aalabin ang sagradong apoy sa mga tao, at sa huli ay bumalik upang muling buuin ang kanilang pamilya, kaya't ihinahasik ang binhi para sa kanilang hinaharap na kasaganaan. Pagkatapos marinig ang kwento ni Xi Shiling, ibinalik ni Dao Ma ang kanyang espada at bumalik sa karwahe, kung saan sinimulan niyang hukayin ang lupa. Lumapit si Jike sa kanya, at inilagay ni Dao Ma ang ulo ni Mo sa hukay at tinakpan ito. Sinabi niya kay Jike na babalik sila upang hanapin si Aya, patay man o buhay, at ibabalik nila siya. Samantala, patuloy na tumatakbo ang kabayo ni Aya, hinahabol ng mga tauhan ni Hikuan na determinadong hulihin siya. Ang kabayo ay pinatigil ng isang lalaki na nakasakay rin sa kabayo, na lumalabas na si Zanan, ang gwardya ni Minister P. Tinanong ni Zan kung bakit nila hinahabol ang isang sugatang babae, pero nanatili ang determinasyon ng mga tauhan ni Hikuan. Agad na tinapos ni Zan ang isa sa mga sundalo gamit ang kanyang pamalo at isinakay si Aya sa kanyang kabayo. Ipinakilala niya ang sarili bilang Deputy General ng Soy Empire at tinanong kung sino ang kanilang pinaglilingkuran. Lumapit si Hikuan, sinasabing sila ang kanyang mga tauhan at humiling na samahan siya ni Zan para sa isang pag-uusap. Nag-alinlangan si Zan ngunit pumayag na alagaan ang sugatang babae hanggang sa magkamalay ito. Binalaan ni Hikuan si Zan na huwag kunin ang kanyang ari-arian at nagbanta ng kaparusahan kung gagawin niya ito. Habang naghahanda ang mga tauhan ni Hikuan na atakihin si Zan, pinaalalahanan sila ni Zan tungkol sa kanyang posisyon bilang isang opisyal ng Imperial Court. Tinanong niya si Hikuan tungkol sa pagdakip kay Xi Shiling ayon sa utos ng hukuman, na lalong ikinagalit ni Hikuan. Nangako si Hikuan na huhulihin niya si Xi Shiling at inutusan si Zan na sumunod sa kanya. Dinala ni Hikuan si Zayan sa kanyang kampo, kung saan nagkamalay si Aya ngunit sinabihan siya ni Zayan na manahimik para sa kanyang kaligtasan. Nakita ni Aya si Hikuan, ngunit hindi siya makapagtangka na atakihin ito, tanging binigkas ang pangalan nito ng may galit at pagkamuhi. Sa kampo, ang ibang mga miyembro ng klan na tumangging magpasakop ay pinapatay ng mga sundalo ni Hikuan. Napansin din ni Zayan ang mga espesyal na mersenaryo ni Hikuan, ang mga Tarian, na yumuyuko sa kanya sa isang paraan na tila hindi umaayon sa kanilang Buddhist na paniniwala. Sinabi ni Hikuan na ang mga tao ng Soy ay may sariling mga paniniwala na nagtuturo ng moralidad sa mga mamamayan nito, ngunit nananalo sa pamamagitan ng pagpatay at pananakop. Gayunpaman, inis siya na hawak pa rin ni Zayan ang kanyang bride sa kanyang mga bisig at hindi siya ibinabalik. Mahigpit na kumapit si Aya kay Zayan, ayaw niyang pumunta kay Hikuan. Bumaba si Zayan mula sa kanyang kabayo kasama si Aya at lumapit kay Hikuan, sinasabing hindi siya dapat nakikipag-usap dito dahil hindi pa niya nahuhuli si Xi Shiling, ngunit abala siya sa pagbuo ng sarili niyang kaharian at pagpapakasal para tuparin ang kanyang mga pagnanasa. Binanggit niya na hindi pinagkakatiwalaan ng Imperial Court si Hikuan. Dinala ni Zayan si Aya sa loob ng isang tolda at sinabihan si Hikuan na huwag magpakita sa loob hanggat wala siyang ulo ni Xi Shiling, at inutusan pa siyang pakainin ang kanyang kabayo. Galit na galit si Hikuan at sumigaw sa mga Tarian na ang seremonya ng coronation ay magaganap kaagad upang ipakita sa kanila kung sino ang may kontrol. Pinainit ni Zayan ng isang talam at lumapit kay Aya, sinasabing masakit ito ngunit kailangan niyang tiisin. Tumanggi si Aya, sinabihang lumayo siya at dinuraan ang mukha nito, inakusahan siyang kasabwat sa pagkamatay ng kanyang ama at pagkasira ng kanilang tahanan. Pinalaya siya ni Zayan at humingi ng paumanhin kung naging bastos siya, ipinaliwanag na ang pag-iwan ng mga palaso sa kanyang katawan ay maaaring magdulot ng panganib sa kanyang buhay. Binalaan siya ni Aya na huwag banggitin ang pangalan ng kanyang ama at sinimulang gamutin ang sarili, hinuhugot ang mga palaso sa kabila ng sakit. Nang matapos siya, nawalan siya ng malay dahil sa sakit ngunit nasalo siya ni Zayan. Nangako si Aya na tatapusin niya si Hikuan at lahat ng mga nanakit sa kanyang pamilya. Umalis ang mga sundalo mula sa tolda dahil nagsisimula na ang seremonya ng coronation kaya't hindi na binabantayan ang tolda.
Nakatanaw sina Dauma at Shu mula sa isang bangin, sinabi ni Dauma kay Shu na ito na ang kanilang pagkakataon na tapusin si Zion at iligtas si Aya sa anumang halaga, at sabay silang bumaba mula sa bangin. Nagsalita si Hikuan sa natitirang mga sundalo ng ibang mga klan, sinasabing ayon sa mga patakaran, dapat niyang tapusin sila kasama ng kanilang mga pinuno, ngunit siya'y isang mapagpatawad na tao. Hiniling niya sa kanila na lumuhad sa harap niya, isang sundalo ang nagtangkang tumutol ngunit agad na dinurog ng isang Tarian mercenary ang kanyang ulo. Sinubukang magsalita ng isa pang sundalo ngunit ang ulo niya'y pinulbos din. Wala nang nagawa ang natitira kundi sumunod at lumuhad sa kanya bilang kanilang hari. Ngumiti si Hikuan, sinasabing sa wakas ay natupad na niya ang hindi nagawa ng kanyang ama at wala nang makakapigil sa kanya sa Soy. Pagkatapos, nagsimula siyang maglakad patungo sa Tolda, sinasabing palayain ni Zion si Aya. Sinabi ni Zion kay Aya na bilang miyembro ng Imperial Court, hindi siya dapat nakikialam, ngunit bilang paggalang sa kanyang ama, sisiguraduhin niyang hindi siya pahihiyain ng kanyang mga kaaway at hindi magtatapos ang dugo ng pamilya mo. Nagsalubong sila sa labas, at tinanong ni Hikuan kung napagdesisyonan na ba ni Zion na labanan siya. Sinabi ni Zion na si Hikuan na ang unang nagpas siyang labanan ang Imperial Court. Dinala kay Hikuan ang kabayo ni Zion, at kinuha ni Hikuan ang kanyang espada at pinutol ang ulo ng kabayo, sinasabing hindi na makakabalik si Zion ngayon. Nagsimulang palibutan ng mga sundalo si Zion, ngunit hindi siya natinag, at nang sumugod ang lahat sa kanya, pinaghampas niya sila ng kanyang mga pamalo mula sa bawat anggulo. Sinubukan nilang atakihin siya, ngunit sa bawat galaw ng kanyang pamalo, pinupulbos niya sila. Napatulala si Hikuan habang pinapanood ito, at ang mga tauhan niya ay natakot, ngunit ang ilan ay nagtangkang sugurin siya, at madali niyang pinulbos ang mga ito. Sina Dauma at Shu ay nananatili sa kanilang pwesto, pinapanood ang halimaw na ito na nag-aalis ng kalahati ng kampo. Sumigaw si Yoxian sa mga sundalo na huwag umatras dahil kaya nilang talunin si Zion kapag sila'y nagsama-sama. Pinaulanan nila si Zion ng mga palaso, at tinamaan siya ng ilan sa dibdib. Nagpatuloy ang mga sundalo sa pagpapaputok ng mga palaso habang pinalibutan nila siya. Tinaboy ni Zion ang ilan sa mga palaso, ngunit ang mga hindi niya nakita ay tumama sa kanya. Ihinigis ni Zion ang kanyang pamalo sa ilang mga tauhan, na gumalaw bilang isang boomerang at pinulbos sila. Pagkatapos ay ginamit niya ang isa sa mga bangkay bilang kalasag laban sa iba pang mga palaso, ngunit isang sundalo ang nakasaksak sa kanyang likod. Kinuha ni Zion ang kanyang palakol at hinati ang sundalo sa dalawa. Dalawang sundalo pa ang sumugod sa kanya, ngunit sa laki niya, pinulot niya ang mga ito tulad ng mga basahan at ibinagsak sa lupa. Isang sundalo ang lumapit sa kay ng kabayo, ngunit madali rin niyang pinulbos ito. Isa-isa niyang pinabagsak ang lahat ng sundalo gamit ang kanyang palakol at malalakas na hampas, ngunit isang sundalo ang nakalapit at sinugatan ang kanyang kamay. Inihampas niya ang ulo ng sundalo sa lupa, at ang iba pang mga sundalo ay nagsimulang umatras. Natakot ang mga sundalo ni Yoxian, at tinawag siyang Reincarnation of King Kong, na agad namang sinampal ni Yuken. Isang lawin ang bumaba at lumapag sa kamay ni Arhart, ang leader ng Tarian Mercenary, dala ang isang mensahe na binasa ng mersenaryo. Inutusan ni Yuken si Arhart na sumugod at atakihin si Zion. Inutusan ni Arhart ang kanyang mga tauhan na simulan ang forma Zion at sumugod sila patungo kay Zion, na handang mamatay, ngunit nagulat nang makita niyang ang mga Tarian ay pumapalibot sa kanya sa halip. Nagalit si Yoxian sa pagtataksil na ito, sinasabing binayaran niya sila kaya dapat tapat sila sa kanya. Ngunit sinabi ni Arhart na hindi sapat ang ibinayad niya para utusan silang pumatay ng mga tao. Nagngit-ngit si Yoxian at inutusan ang kanyang mga tauhan na palibutan sila at pabagsakin, nangako ng 100 barya para sa bawat ulong Tarian na madala nila, at higit pang gantimpala kung mapapatay nila lahat. Ang mga sundalo, na nasabik sa gantimpala, ay sumugod sa mga Tarian, pinapana sila, ngunit hinarang ng mga Tarian ang mga ito gamit ang kanilang mga kalasag. Pagkatapos ay sinugod nila ang mga sundalo na nagtangkang umatake sa kanila gamit ang mga espada, tinapos sila gamit ang mga sibat at tinatapakan ang mga ito. Nagkagulo ang buong kampo habang nagtatakbuhan ang mga sundalo sa iba't ibang direksyon upang iligtas ang kanilang sarili, habang tinatapak-tapakan sila ng mga Tarian at pinapatay gamit ang kanilang mga sibat. Sumigaw si Yoxian sa mga tauhan na magtipon at lumaban ng sama-sama, inutusan ang isa na dalhin ang kanyang kabayo, ngunit walang nakikinig. Hindi nagtagal, nagsimulang magtakbuhan ang lahat ng kabayo mula sa kwadra, tinatapakan ang mga sundalo sa kanilang daraanan.
Ang mga kwadra ay sinadyang sunugin ni Nashu at Dauma, na sumasakay sa mga kabayo at pinapatay ang mga sundalong kanilang makikita. Galit na galit si Yoxian habang pinapanood ang pagkatalo ng kanyang mga tauhan, na pagtanto niyang kahit ang kanyang titulo bilang hari ay hindi sapat upang iligtas siya. Hindi inaatake ng mga Tarian si Nashu at Dauma, sinabi ni Arhart na hindi sila kalaban at dapat ipagpatuloy lamang ang porma Sion at protektahan si Zion. Habang nagkakagulo ang kampo, nagtataka si Yuken kung saan siya nagkamali, iniisip na kontrolado niya ang lahat. Sa gitna ng pagkabigla, nakita niyang papalapit si Dauma, ngunit nasagip siya ng isang kawan ng mga kabayo na dumaan sa pagitan nila. Bumagsak siya sa lupa at nagsimulang gumapang patungo sa tolda ni Aya, naaalala ang sinabi ng propetese tungkol sa pagsusuot ng makinang na korona at ang kanyang asawa na naglalagay ng 5 balahibo dito. Nagmadali siyang pumasok sa tolda. Tinatawag si Aya, ngunit pagpasok niya, sinaksak siya ni Aya sa dibdib. Hinatak ni Hikuan ang kamay ni Aya at inalis ang kutsilyo, ngunit naglaban si Aya, sinasabing tatapusin niya ito. Ibinalibag siya ni Hikuan sa sahig at pinilit siyang igapos, iginiit na si Aya ay kanya at walang makakaagaw sa kanya. Sa kabila ng mga pagtatangka ni Aya na saksakin siya, naitaboy niya ang kutsilyo, sinasabing itinadhana sila upang magsama at pag-isahin ang 5 pamilya. May luha sa kanyang mga mata habang patuloy niyang sinasakal si Aya hanggang sa maghagis ito ng buhangin sa kanyang mukha, na nagbigay daan kay Aya na makuha ang isang palaso at itarak ito sa leeg ni Hikuan, sinasabing, magkita na lang kayo sa impyerno. Nagpupumilit si Hikuan na alisin ang palaso, ngunit aksidenteng nataman niya ang isang lampara, dahilan upang mag-apoy ang kanyang ulo at magliyab ang tolda. Nang makalabas siya, humupa ang apoy sa kanyang ulo, ngunit nasunog na ang kanyang mukha at buhok. Tumingin siya pataas at nakita si Dauma na nakatayo sa harap niya, sinipa siya ni Dauma sa lupa at inapakan ang ulo niya, handa nang wakasan siya. Ngunit sumingit si Aya, sinasabing siya ang maghahatol sa kanya. Gumapang si Aya patungo sa kanila, at sa tulong ni Dauma, inilagay nila si Yoxian sa harap niya, at sinaksak siya ng mga palaso. Sa huli, may 5 palaso na may mga balahibo sa kanyang ulo, tinutupad ang propesya. Tapos na ang labanan, at inalo ni Dauma si Aya na nagtanong kung saan inilibing ang kanyang ama. Ipinaliwanag ni Dauma na inilibing siya sa isang mababaw na libingan sa isang dalesdis, walang lapida, ngunit hindi alintana ito ni Aya dahil naniniwala siyang naging isa na ang kanyang ama sa buhangin ng disyerto. Napagdesisyonan ni Aya na hindi na siya pupunta sa Shangan at mananatili sa disyerto. Ngunit iginiit ni Dauma na delikado ito at may responsibilidad siyang panatilihing ligtas si Aya. Ngunit mariing sinabi ni Aya na patay na ang kanyang ama, kaya tapos na ang tungkulin ni Dauma, at siya na ang magpapasya sa kanyang landas mula ngayon. Lumapit si Arhart kay Aya, inalis ang kanyang helmet at ipinakita ang kanyang mukha, nagmungkahing sumama si Aya sa kanilang grupo ng mga mersenaryo dahil paparating na ang hukbong soy at magsisimula na ang pandarambong. Nagpasya si Aya na sumama sa kanilang grupo, nais niyang baguhin ang disyerto at maging mas malakas. Nagpaalam siya kay Dauma, sinasabing magpapatuloy na sila at magkikita silang muli. Tinanong ni Jike kung bakit hindi sumama si Aya sa kanila, at ipinaliwanag ni Dauma na mayroon siyang mas mahalagang mga bagay na aasikasuhin sa kanilang tahanan. Nagtanong si Jike kung babalik pa sila, at malungkot na sinabi ni Dauma na kahit bumalik sila, hindi na magiging pamilyar sa kanila ang disyerto dahil hindi ito kailanman naging kanila. Sila'y dumaan lamang, samantala. Pinalaya ni Shu si Yan Xinyang at inalok siya ng bota upang hindi maglakad ng nakayapak, na pagdesisyonan ni Yan Xinyang na sumama sa kanila at sumakay sa kabayo ni Xi Shiling habang nagtungo sila sa kanilang susunod na destinasyon. Panoorin ang susunod na video, kita-kit sa susunod.